Hi, this is Liz and welcome to my channel. Today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-register sa My SOS app step by step. But before we start, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So without further ado, let's start. Okay, sa mga pabalik po or papunta dito ng Japan, ito po ang isa sa mga requirements na kailangan nyo pong ipresenta sa airport. 6 hours before your flight departure ay kailangan nakapag-register na po kayo dito sa app. Okay, so simple lang naman po mag-register dito. First, kailangan nyo po munang i-download ang My SOS app sa inyong App Store or Google Play Store. So, pag na-download nyo na, i-click ang My SOS app at ito po ang lalabas. Okay, then scroll down. Click agree. Then scroll down ulit. Click agree. Then i-click po ang Philippines. Click yes. Click allow. And then yes. Okay, confirm. Confirm again. Then scroll down. And then click agree. Okay, so dito po sa format na to, input nyo lamang po ang inyong passport number, date of birth, surname, and then given name. Okay, then after nyo pong makomplete itong form na to, click yes. Then make sure na double check nyo po ang inyong nilagay na information dito sa form. Click allow. Okay, so kung meron po kayong kasamang bata, maaari po kayong mag-double registration dito sa My SOS app. I-click nyo lamang po ang yes. At kung wala naman po kayong kasamang bata, i-click lamang po ang no. Then click nyo po ang yes. Click okay. Okay, so done na po tayo dito sa first step, pero hindi pa po tayo registered dahil kailangan pa po natin i-input yung mga iba pa nating impormasyon at kailangan din po nating sagutan yung questionnaire dito sa app. Okay, next, click nyo po ang pre-registration for quarantine procedure. Okay, so as you can see, nakalagay po dito ay not yet registered. Okay, then i-click nyo lamang po itong questionnaire web. Okay, so nandito na po tayo sa questionnaire web. Okay, enter the date of your arrival. Next, enter your airline company. And then flight number. Okay, dito po sa flight number, huwag nyo na po isama yung 5 and J. So, 4 numbers lamang po ang ilalagay nyo dito. Okay? Okay, next. Seat number. Dito po sa taas, kailangan numerical number lang po. And dito naman po sa baba, kailangan alphabetical characters lang din po ang ilalagay nyo dito. Okay? Next. Okay, so dito, since na-input nyo na yung pangalan ninyo,
Proceed na po tayo dito sa next step, which is your nationality. Gender and date of birth. Okay, dito input niyo lamang po ang inyong home address. And then click next. Okay, so dito kahit hindi niyo na po ito sagutan, i-skip niyo lamang po to. And then proceed na tayo. Input your country. Okay, input nyo lamang po, Philippines. Then next. Dito naman sa step 4, kailangan nyo lang po sagutan lahat ng question. Okay, in the last 14 days, have you been in contact with someone who had a symptom such as fever or coughing? Okay, click yes or no. 3. In the last 14 days, have you had a symptom such as fever or coughing? Click yes or no. 4. Next, if something is wrong, select all your symptoms from the list below. 6. Are you using antipyretic, cold medicine, painkiller, or other medications? Click yes or no. Okay, then next. Okay, so dito sa last questionnaire, input nyo po ang inyong email address. And lastly, ang inyong phone number. I-double check nyo po lahat ng inyong nilagay na information dito sa registration form. Okay, then after that, complete response. Okay, so complete registration na po tayo. Ang kailangan nyo na lang pong gawin is i-save itong QR code at ipakita po doon sa immigration. Again, kailangan po nakapag-register na kayo dito sa My SOS app, 6 hours before your flight departure. Okay, kung may question pa po kayo regarding on this video, mag-leave lang po kayo ng message sa comment section. And that's it for today, guys. Sana po nakatulong itong video na to. At kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Liz. Thank you for watching. God bless and see you on my next video. Again, sir.